Kinumpirma na ang US Army Pacific na ang first multi-domain task force nito ay nag-deploy na ng kanilang mid-range capability o MRC missile system sa Northern Luzon noong 11 ng Abril taong 2024 bilang bahagi ng isinasagawang exercise Soloknib 2024. Ang deployment na ito ay makasaysayang una sa rehiyon ng Indo-Pacific para sa MRC Missile System, na tinatawag ding Typhoon Medium Range Missile System na isang mahalagang isang MK-41 Vertical Launching System na nakamount sa truck na maaaring magpaputok ng Tomahawk Land Attack, Anti-Ship Cruise Missile at SM-6 Extended Range Surface-to-Air Missile na idinisenyo para sa forward deployment. Gumamit ang US Air Force ng C-17A Globemaster III Strategic Airlifters upang dalhin ang mga launcher, na lumilipad ng 8,000 milya sa loob ng 15 oras na nagpapakita ng mabilis na kakayahan sa pagdeploy ng MRC Missile System mula sa mainland US hanggang Pilipinas at iba pang mga Indo-Pacific na bansa tulad ng Japan at South Korea. Ang landmark na deployment na ito ay nagmamarka ng isang makabuluhang milestone para sa bagong kakayahan para sa mga puwersa ng US, habang pinapahusay ang interoperability, kahandaan, at mga kakayahan sa pagtatanggol sa pakikipag-ugnayan sa Armed Forces of the Philippines. Bagamat kamakailan lamang sinimula ng US ang pag-deploy ng system, ito ay nananatiling makikita kung ilan sa mga Typhoon na baterya na ito ang gagamitin, at kung papayagan nila ang mga ito para i-export sa mga kaalyado na nagpapatakbo ng mga Tomahawk at SM-6 missiles tulad ng Japan, Australia, South Korea. Ang Pilipinas ay maaaring di kayang maka-afford ng missiles na mga ito, na may pangunahing dalawang dahilan. Una dito ay ang mataas na presyo at ang pangalawa ang hindi pa maaprubahan ang Pilipinas para bumili ng Tomahawk at SM-6 missiles dahil sa iba't ibang dahilan.